everyone, welcome back to my channel. Guys, ngayon naman ako ay gagawa ng lab gown. Ito ay notch collar at short sleeve lang. Yung back nito guys ha, may cut out kasi maglalagay ako dito ng bar. Hindi ko alam kung ano tawag nyo doon, bar or tabs. Hindi ko sure. Bababa ako ng 2 inches. Ito yung back. Ito yung front. Dadakin na lang natin mamaya. Yan. Yung shoulder niya ay 50, ng kalahati ay 7.5. Dito tayo sa center kukuha. Bust strap is 10.5. Yung figure ay 15.5. Ang length naman niya is 45. Yan. So guys, medyo kinulang lang ng konti. Mga half inch para sa hold allowance. Dito naman guys sa tapat ng bust strap, kukunin ko naman yung bust strap circumference. 36 divided by 4 is 9. Guys, ito ha, hindi ako naglagay ng body allowance dito. Kasi magdadagdag ako mamaya ng 1 inch sa front, yun na yung magsisilbing body allowance. Dito naman guys sa tapat ng figure, kukunin ko naman yung waistline. 32 divided by 4 is 8 plus 1 inch na tax 9. Guys, ito naman dito. Yung back lang yung mayroong tax kasi mayroon din itong cut out. Yung front wala, plain lang yung front. So, yung 2 inches na allowance dito sa front na instead na para sa tax, yun na yung magsisilbing body allowance. So, hindi na rin ako nagdagdag dito ng body allowance sa waistline. Ang hips naman niya is 36 divided by 4 is 9 plus half inch na tax, 9.5. Dito natin yung guys itatapat sa kanyang hips. And then, ito na mga ganyan. Ayan. So, ang armhole naman, 19.5. Ang kalahati ay 9.75. Guys, yung sabi ko kanina, magdadagdag ako sa front ng 1 inch. So, mga ganito yun. Dito naman natin sa gitna kukunin yung half ng armhole at dito rin sa gitna ng back and front shoulder. Hahanapin natin ngayon yung 9.75. Ano nyo lang guys yung form? Ito ang 9.75. So, adjust tayo ng half inch. Yan. Ito yung front, ito yung back. Pero ito yung, hanggang dito lang yung back. Yung front mamaya yan, diretso pa yung doon. Pero mamaya na natin yung intindihin. Sa neckline naman guys, mula dito sa center ng back and front shoulder, straight lang natin yan. Pari-pariho lang yan guys, kinagawa ko. And then, kukuha ko dito guys ng 2 3/4. So, ganito lang natin yan, papunta dito sa line. Ito na yung magiging back neckline. Dahil nga guys, ito ay may cut out. Yung cutting nito guys ha, yung center back mayroon din cut out to. And then, para sa tax. So, ang tax niya ay ganito. Yung bust distance niya ay 7. Ang gagawin ko naman sa back guys ay 7.5. Ang kalahati ay 3 3/4. Ito yung figure. Sa figure naman guys, aakit ako dito ng 1 inch. Dito naman natin itatapat yung figure ng back. And then, gigit na natin yung taga half inch both sides para magiging 1 inch na tax. Dito naman guys, sa tapat natin sa hips, 3 3/4. And then, diretso na yung cutting yan. Sa ganito lang natin, oh. Yan guys, oh. Pero ito ay may cut. So, mula dito guys, sa back na shoulder. Bababa ako dito, 3.5. Dito rin na sa back. Parang paganyan lang. Itong curve ang gagamitin ko para ito po po siya ng konti. Yan. Parang ganyan. At saka dito naman guys, didiretso na natin yan. Kukunin ko muna dito yung 3 3/4. So, ayan yung cut out guys ha. Ito, ang side back. Ito naman ang center back. And then dito naman sa figure na to, ito, right ano noon,
Gagawin natin guys, figure mga 1 and 3 fourths. Muna dito guys, sa figure ng back, pababa. Dito ganito rin. Pero ito guys, siyempre kakainan na to. Parang ganyan ang magiging forma niya. I-excess lang sa dito ng half inch, saka patulis. Parang ganyan. Pero pagka nakaporma yan guys, kaya gumagawa tayo ng bukod ng pattern dito. And then dito naman, pakainan lang natin 1/4. Parang i-curve lang natin ng ganyan. Pawala dito, sa taas. Ganun din dito sa baba. Ang purpose naman nito guys, ay para maganda ang curve sa center back. Yung idadarken ko guys, yung back part lang. Hindi ko nga pala nagpuhita dito guys, yung sa bottom. Bali ang bottom niya, ito yung front. Medyo pa-straight pa rin naman yan. So, ito yung full allowance. Magdadagdag na lang ako mamaya kasi kulang ko. Mga dapat 1.5. Ano yung tamang tawag dito? Bar or tab? Hindi ko alam. Ngayon para naman guys sa front, kukuha muna ako dito ng mga 7 inches guys. Ito eh, reserve ko lang para sa facing. Yan. And then ipukul na natin ito, papasok. Tapos dito naman, mag-a-adjust ako ng mga 2 inches. Dito natin itatapat ngayon itong back. Iakyat ko na ito guys para sumakto yung para sa front. Ayan. May allowance na siya sa fold. Hirap, huwag ganito agad. Lapis ko muna. Kunin ko yung armhole ng front. And then, dito guys, mag-a-adjust na agad ako ng 1 inch. Dito ako nagubuhitan para malinis. So, parang nakaganyan yan, oh. Ito na yung magiging front, ha. So, bali ito na yung front. Ngayon, dito, mag-a-adjust ulit ako ng para sa button allowance na 3/4. So, ito guys, ang mula dito. Lapis ko na lang muna. Muna guys, yung bust drop. 10.5. Papaba tayo dito guys ng 1 inch. Dito natin itatapat yung first button. So, tapat lang sa ilalim ng bust. Ay. Ito pala nakuha yung neckline. Sorry. Hindi ko muna itong neckline. Para may guide lang ako. Mamaya lang natin ito i-cut out. Pababa ko dito ng 1 and 3/4. Yan.
So, kuhin lang ito muna ito. Medyo nakaslant-lant ng kapiraso lang, guys. Hindi yung tuwid na tuwid. And then, magdadakit ako dito mga 2 and a half. And another 1 and a half. Ayan. Masakto lang yung aking pagdagdag. Ito guys, i-curve natin ito mula dito pag ganyan. Ito sa 1 and a half. So parang itong curve na yung gagamitin ko, gaganyan ko lang yan, oh. Ito na guys ha, yung collar. Dito hanggang dito yung collar. Para naman guys sa packet, mula sa HPS, kukuha ako mga 20. Dito natin i-start yung packet. Yan. And then mula dito, kukuha naman ako ng 2 and a half. Kukuha rin ako dito, 6 yung lalim. 5 naman yung lapad. Ito yung packet ha. Parang ito yung 2 packets, 1 lang. Ganyan. Ako guys, pagka gumagawa ng pattern, pagka nulad itong packet, ibubutas ako dito sa kanto para pag nag-marking, tutulukan nyo na lang ng ganyan. Bago ko naman to i-cut guys, formahin muna natin yung facing dito sa likod. Ayan. So, ito yung sisilbi kong facing. Pero, mula dito, ito ha, adjust muna ako dito mga 1 and 1 4 to 1 and a half yan guys. Diretso na yan mga sa baba. Ito na yung maging facing. Cut ko muna to. Yan. Pwede ko na ngayon itong i-cut. Makasipirin kasi siya guys dahil dito. Nakakurve kasi ito. Yun natin papul ng pereto. Ngayon naman, para sa collar, ganito naman guys yung pag-sukat ng collar. Kunin natin yung back. Ayan. 4 and 1/4. Idagdag natin to. Magiging 6. Yan. And then, kunin din natin ito guys. Bukod to ha. 6. Ito naman 2 and a half. Yan. Ito naka-pull na yan. Gaganyan ko to. Pansinin nyo guys ha. Yung medyo pa-curve. And then, kukunin ko dito yung 6. Ayan.
At kung maalala nyo, ito inihap. Gaganyan natin. Medyo kaplang ulit siya. And then dito, kukuha ako ng 1.5. Gaganyan na. Kukunin ko dito yung 2.5. Ganyan guys. Straight lang yan. Ayan o. And then, kung ito kanina ay paganyan, ito paganyan, parang padiretso lang. A-curve lang ng konti. So, ayan guys, ito na yung itsura ng pattern. Ayan. Pagkabuo, ayan na. Ngayon guys, ako, mayroon talaga akong hard pattern ng collars. Trobenized, Chinese collar, at saka yung nuts collar. Eto. Eto guys ha, makapal to. Ayan. At kung mapapansin nyo, kalahati lang siya. Kasi, dito na lang ako nag-a-adjust ng sukat niyan. Katulad kanina, 6 itong part na to. A total of 12. So, pag ganito na guys, yung fabric, halimbawa ganito, ang ginagawa ko niyan, sinusukat ko lang yon, tinatapat ko lang to. Ayan guys, so pareho lang yung laki. Ayan. And then, igaganon ko rin sa kabilang side. So, eto guys ay pang lahat ng size na to. Sa collar lang tayo nang dimeasure doon sa my neck circumference. Para naman sa sleeve, halos pare-pareho lang yan kasi ito, ano lang naman to, normal, ano lang, sleeve. Kuha lang ako dito ng fold allowance. And then, half. Pagka mga 1 inch guys, yung inyong fold, kumuha lang kayo ng 1.5 inch na pasok sa loob. Kunin ko muna yung sleeve length. Yung sleeve length niya ay 7.5. Mula dito guys ah. 7.5. And then, kukuha ako dito ng slant. Halos mga 40 degrees yun guys. Naman yung armhole na 9.5, 19 and 3/4. Ito yun. Ulang yung aking buhet. And then, yung arm circumference ay 13.5. May allowance ito guys ha. 13.5. Ayan. Laganyan ko lang yan. And then, igaganyan lagi natin yung para sa fold. Para huwag humikit dito pag nag-fold tayo. Para naman guys, dito sa gitna, sa hati naman natin guys yung 9 3/4, magiging 4 7/8. Gaganyan ko lang yan guys. Ito yung front. Ito yung back. Nag-a-adjust ako lagi guys ang 1/2 inch dito. Ito yung front. Ito yung back. Medyo kinulang guys ha. Dapat 1/2 inch. Nagtagtag na lang ako dito. Yan na. Ito yung front, ito yung back. Lagi yan guys ha, may extension dito na 1/2 inch. Yan. Check natin yung para sa fold kung pantay. So, yan guys, okay na. Yan. Cut off na muna natin. Ito guys ha, babawasin ko ito. Itong part na to dito guys, sinasabi ko lang sa inyo kasi
alam kong magandang kalalabasan yan. Pero sa iba, hindi na sila gumagawa niyan. Parang straight lang yan. Ito naman yung center back. So, cut out yan. Bali, magiging 4 pieces yan. Ito yung facing. Ito yung sleeve. Ito yung collar. At ito naman yung front. So, kompleto na tayo, guys. Hindi na ako mag-gawa ng pattern ng top. Diretso lang naman yun na 1.5 yung pinis. So, naka-fold lang yun, guys. Ang magiging cutting nyo doon is 6 inches na buo. Kasi pag pinold nyo yun, half inch yung sewing allowance, magiging 2.5. Tutulisan nyo lang yun. Ipapakita ko na lang sa inyo sa sewing kung paano yung gawin doon. Ngayon, dito sa finish, guys, malalaman nyo yung magiging sukat na kailangan nyo sa bar. Katulad yan. Ito na yung finish. Oh. Diba? Yan na. Kunin nyo yan, guys. So, 3 and 3 fourths times 2 magiging 7 and a half. Ayan. So, pwede na kayo guys mag-cut ng 10 para ito kasi may tulis dito, di ba? So, ayan o. Ang 10 may allowance dito. Pwede kayong dumiretso lang ng cut ng 10 yan. 10 by 6. Tapos doon na lang sa sewing kayo magpatulis. So, eto na guys yung kabuuhan ng ating pattern para sa Labgown. At sana may natutunan kayo sa aking pinakita for today and see you again on my next vlog. Up next guys ay ang cutting and sewing.